babalik naman natin tayo sa aking channel. Welcome back, this is Binot, and welcome back to my channel. If you are not yet subscriber, please do click the subscriber button, and please do subscribe and share this video. Hi guys, welcome back to my video and vlog. Hello guys, welcome back to my channel and this is Binot and again, I'm here and nagbabalik po ako para bigyan kayo ng isang sit-down video. So as you can see, medyo prepared ako ngayon. Look at my background, my chair. So ginamit ko lahat ng pwede kong gawin para naman may maayos akong set para sa inyong lahat. So, sensya na medyo oily yung mukha ko kasi medyo gumagamit ako ng bago ngayong, although hindi naman ako kakinisan, pero may ginagamit ako ngayon sa mukha na I think maganda siya yung pang Korean. So, di ba yung mga Korean medyo ganito nga yung mukha nila, medyo oily, parang walang pores, pero sa akin medyo nasobrahan kasi parang oily yung mukha ko. Anyways, well, I'm back and I'm giving you another video. Dito, itong video to, gusto kong pag-usapan yung tipong uri ng mga tao sa Facebook. Siyempre, may mga iba't ibang uri ng tao sa Facebook eh. Yung mga, depende sa mga pinupost nila, kung anong uri sila. So, yun. Gusto ko lang pag-usapan yun. I think lahat naman tayo makaka-relate dito. Tignan nyo kung saan kayo nabibilang, okay? Without further ado, let's start. Ito ang mga uri ng tao sa Facebook. Yun nga. Kinuha ko ito sa isang page. If you wanna like their page, go and type Barangay ni Kapitan Tiago. Like their page and you will see relatable ideas. I mean, relatable na makaka-relate talaga kayo. Relatable? Anyways, let's start. So, umpisa natin. Social climber. Diba? Diba? Marami sa Facebook nito. Ito yung sila yung mga mayayaman ng peg, todo post ng mga branded na gamit, social na lugar, tapos concert ticket, at mamamahaling restaurant. Tipong lahat ng magaganda ipinopost na yung tipong magmukha lang silang social sa lahat ng tao. Pero, kung kilala mo yung taong yon at yung personalidad niya, eh yung tipong hala, wala na nga siyang makain. Uunahin pa talaga niya yung mga bagay na hindi naman importante kaysa sa mga bagay na importante. Mayroon lang maipost sa Facebook. O kaya magmukha lang siyang mayaman. Marami akong kilalang ganito pero, well, wala namang masama kung talagang ganyan kayo. Pero, mas maigi yung magpapakatotoo ka. Diba? Hello, wala namang masamang magpakatotoo. Diba? So, why not be yourself? Huwag kang mag-pretend, huwag kang magtago sa mga picture na yan, sa mga pinupuntahan mong yan, sa mga pinupost mong yan. Kung ano lang yung meron ka yan, ipost mo, malay mo, diba? Makatulong ka pa. O kaya, mas marami pa yung magkagusto sa'yo. Hindi ka naman nila gugustuhin dahil sa mga pinupost mo, dahil mayaman ka o ganito. Gugustuhin ka nila kung ano talaga ang totoo mong pagkatao. Yun. Anyways, ito ang pangalawang uri ng tao sa Facebook. Meron tayong social climber. Ngayon, meron naman tayong mga warframe. O, alam niyo yan. Ang dami-dami ngayon nagkalat sa Facebook ng mga warframe. Ito yung sila yung mahiling maghamon ng away sa mga status nila. Hamon ng away sa status nila. Pero, hindi naman sila nagbibigay ng pangalan kung sino kaaway nila. Parang sumusuntok lang sila sa hangin. Alam ko naman, naiintindihan ko naman yun na tipong siguro, ini-express nyo lang yung galit ninyo. Pero hindi ba mas maganda kung i-express ninyo yung tipong kausapin yung diretso yung tao in a nice way yung magandang pag-uusap? At least, di ba, alam niya na sila pala yung tinutukoy ninyo. Kasi kung sa Facebook man yan, maalay ko ba kung ako yun o sila yun? Di ba, paano tayo magkakaayos? O di, nagtanim ka lang ng sama ng loob.
pinakita mo lang sa Facebook na dami-dami mong kaaway. Di ba? Hindi na lang yung pag-usapan mo, kausapin mo yung tao para maayos. Mas maganda pa rin talaga yung pinag-uusapan. Wala namang hindi na ayos sa matinong usapan eh. Di ba? Basta marunong ka lang magpakumbaba, tsaka huwag ma-pride. Eh ito, baka ikaw to, Inggitera. Oh, alam mo ba to? Ay, naku. Ang dami-dami sa Facebook ito, Inggitera. Sila yung tipong hindi magla-like sa mga magaganda mong post. Pero, kapag may post ka na parang hindi ka like-like, basta yung hindi dapat nila like, hala, sila talaga yung nauunang nagla-like. Yung tipong bad trip sila kapag may magandang nangyayari sa buhay mo na pinost mo, na shinier mo lang dahil natuwa ka. Sila, bad trip na sila. Bakit ba? Inaano ba kayo? Kaingitan mo, pero huwag mo na lang siraan. Kaingitan mo in a way na parang magpupursige ka para maging katulad ka niya. Ganun na lang, diba? Wala rin namang magagawa yung inggit mo. May stress ka lang, madaragdagan lang ang wrinkles mo, tatanda ka lang, o di magmukha ka pang matanda kaysa sa kinaiinggitan mo. Pag di ka na lang matuwa sa kanya, di ba? Matuwa ka na lang. Magpasalamat ka na lang at least may taong nakakaranas ng mga magagandang ganun. O di ba, pray ka na lang, pag-pray mo siya na sana ikaw din, ganun. Hindi yung tipong sasama na yung loob mo pag may nangyayari sa kanyang maganda. Mali yun. Which is, maraming ganun. Diba? Sa Facebook. Whew! Minsan, hindi nga lang ka-Facebook friends eh. Minsan, kapamilya mo na ganyan pa eh. Mga inggit. Hindi naman na natin naiiwasan yun. Pero, kapatayin ka lang sa inggit eh. Matuwa ka na lang para sa kanya. Yun na nga. Social climber. War trick. Inggitera. Ano pa ba ang meron? O baka naman ikaw to ang mga pabebe. Sila yung tipong apis na nakalabas yung dila. Nakakindat na nakalabas yung dila. Mga nag-a-adab wave. Yan. Wala namang masama, di ba? Go lang. Gawin nyo lang gusto nyong gawin. As long na lagi nyong iisipin, wala kayong natatapak ang iba. Yun naman yung pinakamahalaga sa lahat. Mag-post kayo kung anong gusto nyong i-post. Pero again, sometimes be careful of what you post. Sabi nga ni Miss Universe, Pia Alonso Worsback 2015. Ito. I think that we should be careful with what we post online, especially our thoughts and our opinions, that we don't hurt anybody, especially selfies. We have to be careful with what we post, especially with our bodies and our faces. So always think before you click. Oh, di ba? Yun. Dun na lang eh. Yan oh, nagsabi na oh. Ganda-ganda na yan ah. Sabi sa inyo eh, be careful of what you post, especially your bodies. Basta yun na yun, hindi naman mawawala, syempre, ang business-minded. Oh, yung mga ganyan. Actually, marami pa ito eh, pero lima lang yung binibigay ko sa inyo. Ito yung mga business-minded, ito yung benta dito, benta doon, post ang mga paninda minsan, mag-PPM sa'yo para alokin ka, pwedeng utang, 3 gifts, ganyan. Tsaka meron pa yung kwaneng, ganito yan eh. Yung mga business-minded, yung tipong, yung nauusong mga pakapi-kapi ngayon. Ako, actually, ganito yan eh. May kaibigan ka, ang tagal-tagal nyo nang hindi nagko-communicate, tapos bigla ka niyang i-PM. Uy, friend, kamusta na? Mga kamusta yan eh. Uy, kita naman tayo minsan, tapos coffee tayo. Ayan na eh. Ayan na yung coffee niya eh. Diyan ako na kinakaban sa coffee niya eh. Tapos, pag nag-coffee na kayo, may ilalatag ng business ko niyan eh. Business proposal na, you know? Kanya connection para magkapera. Huwag namang ganun, di ba? Kung talagang na-miss niyo yung kaibigan, kapi lang, chikahan lang, usapan lang. Ano kung business, direct to the point yung tipo minsan kasi yung mga iba hindi pa sinasabi. Pagkapi lang, tapos pag nagkita na kayo, doon nila sinasabi, which is nakaka-disappoint at saka nakaka-waste ng time, lalo na
especially kung yung inaya nyo ini-expect is magkukwentuhan, catch up lang kayo sa isa't isa, hindi yung business na parang pag-uusapan ninyo, di ba? Oh, meron din naman, ayun, may mga kaibigan din naman ako na talaga nagbebenta, wala namang masama doon. Basta go lang, sabi ko nga kanina sa inyo, post lang, gawin nyo lang ang gusto nyong gawin sa Facebook. I-post nyo lang kung anong gusto nyo i-post as long as wala kayong natatapakan at wala kayong ginagawang mali. Walang problema doon. Okay? So, yun lang. Ito, napaka-short video ko. Ang sit-down video, mahirap to ha. Yung tipong, I was trying to improve everything. So, kaya na medyo nag-struggle pa. I hope you understand. Well, thank you so much for those people na natutuwa sa mga nanonood ng unang videos ko. I hope you continue watching all my videos. So, yun nga. Again, see you again next time. Bye! Oh, ha? Ang setup na yan, pang MMK. Nilam ko muna kay Miss Charo Santos ang setup niya. Gusto niyo makita ng malayuan niya? Ayan yan, eh. Oh, diba? Oh, oh, diba? Oh, diba? Ito, ganyan yan. Ito, ganyan siya, diba? Mga kapamilya, narito na naman po tayo sa isang mahiwagang kwento ng ating buhay.